Hi guys! Welcome to I Grab You on TV. On today's vlog, mag-unbox tayo ng air fryer. Ayan. Actually, meron na akong lumang air fryer. Kaso, mas maliit siya. So, nag-upgrade kami sa bigger one. And, i-compare natin sila sa isa't isa. So, without further ado, i-unbox na natin siya. Binili namin to sa Lazada for, I think, wait, let me check. 1,599 pesos, of course, plus the shipping. And this has the capacity of 5.5 liters. So, check natin. Yung pang-plug niya is a type I na plug, which is a Chinese-Australian plug. Kailangan nyo ng adapter to use this. Okay? Ayan. Basa natin siya. Medyo mas malaki siya kaysa dun sa dati ko. So, it's a air fryer. Yung product model, which is JD-008001. Yung voltage niya is 220 with 50 hertz. Power niya is 1,350 watts. Medyo mataas. Grass net weight, 4 kilos or 3.6 kilos siya. Tapos, yung capacity niya is 5.5 liters. Okay, now let's check this one. Tanggalin ko muna yung plastic. Ganda niya. Yan. May sticker dito. It says here, please preheat the air fryer 30 minutes when firstly used. Do not touch the hot surface when using. Ayan. It's cute. May handle siya ito. Para kung dadalhin nyo siya somewhere, it's easy to carry. Yung top niya, nakalagay lang is Kaisa Villa. And it says here, it's designed by Switzerland. Tingnan natin yung control niya. Itong taas, andito yung temperature control niya. So it starts at 80 degrees Celsius up to 200 degrees Celsius. Ito naman, yung timer niya. So, it's 0 to 30 minutes. May dalawang ilaw dito. Mamaya ko pa matatry kung para sana. I assume sa temperature ito. Okay. So, check natin. Nandito pala guys sa loob yung manual. Ayan, sorry. Meron pala siyang manual. I-check natin. Wait, pasok ko muna sa loob. Ayan. Meron din siyang kasamang something dito sa loob. So, hindi ko alam kung para saan ito. Para saan ka? Check natin yung ilalim. Meron siyang pangpaa. Ayan. Lagay natin. Ayan. Para saan naman ito? Tapos may spare siya na isa. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan. Kasama din ng manual is a reference. Ayan. Andito yung kung ano yung gusto nyong lutuin. Like, thin frozen fries, thick frozen fries, homemade fries, potato wedges, potato cubes, and so on and so forth. Meron din dito mga fish, steaks, ganyan-ganyan. Ayan. So, reference lang to guys. Pero depende pa rin sa inyo kung paano nyo gustong lutuin yung mga gusto nyong lutuin. Using this air fryer. Marami naman sa YouTube. Ayan. So, makakapag-create kayo ng masarap na ulam using the air fryer. Now, let's check the inside. Madali lang siya. Pull and push lang. Ayan. Maririnig nyo naman pag nakalock na siya eh. Ayan. May click sound. Okay. Ayan. I-check na natin yung loob. Meron siyang plate sa loob. Ayan. Detachable siya, kaya madali siyang linisin. Ayan. From there, sukatin natin kung ano yung kasha pwede natin ilagay. From the plate, 9 cm yung taas niya. Yung width niya ay 20 cm by 21 or 22 yung loob. So, medyo nakukulangan pa rin ako sa laki because I want bigger para sa chicken or para mas marami akong mailagay.
Kasi, yung isa namin, compare natin siya dun sa last namin. Ayan. Ito yung luma namin. So, wala siya masyadong difference sa laki. Mas bulky lang to ng konti. Pero, ito, 4.5 liters. Ito naman, 5.5. Pareho silang may ventilation sa likod. Pareho silang may reference sa taas. Ito lang, knob pareho yung control niya. Ito yung timer. Ito naman yung temperature niya. Starts from 80 to 200 degrees Celsius. Same as this one, 80 to 200 degrees Celsius. 30 minutes to, ito ay same din, 30 minutes. So, wala masyadong difference. Yung size niya lang talaga. Yung loob niya, ito, pull and push din siya. Kaso, ang ayoko dito, kailangan niya pang, hindi siya yung katulad nito, na yung plate niya, detachable na ganyan. Ito kasi, yung plate niya, kasama nung handle. Nadidetach din, pero mas madali kasi siyang masira eh, pag ganito. Mas madali siyang masira yung may mga button-button pa. Supposedly, meron siyang slide bar dito na transparent. Pero nasira siya. So, yung maraming masyadong pindutan, yun yung madaling masira. Ayan. Tapos, yung size niya, 9 din. 9 din yung taas. Pero yung loob niya ay 19. So, wala talaga siya masyadong difference. Hindi ganun kalaki yung diferensya in terms of laki. Kasi, tinry namin itong gamitin in cooking yung whole chicken. Hindi siya kasha. Masyadong masusunog. Though, sa picture, nakita namin na nakaluto sila ng whole chicken. Hindi lang namin alam kung yung whole chicken na yon is a baby chicken or maliit na size na chicken. Ayun. So, luma na to. Pero gumagana pa siya. In fairness naman dito. Although pala, nung una, non-stick siya. Pero, syempre, kalaunan nililinis mo na tatanggal yung pagka non-stick niya, dumidikit na siya. So, avoid using rough na pangkuskos in cleaning this para hindi mawala yung pagka non-stick niya. Ngayon, itry natin dito kasi dito hindi kasha yung whole chicken. Bumili ako ng chicken at itatry natin gamitin to sa baba. Hindi pa tayo sa kitchen. Luto tayo ng chicken. Let's go! As per manual, sa first use, kailangan muna siyang painitin ng 30 minutes. So, nakasaksak na siya. Ayan. So, let's just wait for 30 minutes and then we can start cooking. Sinet ko siya ulit ng 30 minutes para magluto tayo ng whole chicken. Kasi dun sa last na air fryer namin, hindi kasha ang chicken. So, let's try kung kasha siya dito. Breast up. Ayan na natin siya. Ayan. Kasha siya. Ngayon, hindi ko alam kung masusunog to kagad kasi medyo mataas. So, try natin. So, nasa 180 degrees Celsius siya. Nakaset siya for 30 minutes. Pero, iche-check natin siya after 20 minutes para i-check kung hindi siya nasusunog. Kasi, mataas masyado yung manok. Sobrang direct siya sa heat. Iwan muna natin siya and we'll come back after 20 minutes. 20 minutes later. So, after 20 minutes, guys, check natin. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo light siya. Nagpa-brown lang siya or nag-golden brown dahil nga nung heat. Pero ang nilagay ko lang kasi dito ay salt and pepper. Kaya hindi siya yung mamula-mula. Anyway, nilagyan ko rin siya ng garlic and onion sa loob to taste. Ayan, for flavorings. Pero let's wait for another 20 minutes kasi buong manok to. So hindi siya, hindi pa siya luto. And I'd like to put some olive oil. Ayan. Natin siya ng konting olive oil. Ayan. Uy, lumulutong siya. Ayan. Okay.
kailangan sarado natin agad para hindi lumabas yung init. Yan, baliktarin natin siya para mag-darken din yung likod niya. Yan. Let's go. So, ito na guys. Luto na yung ating chicken. Yan! Tingnan nyo. Oh! Kung imamarinate nyo siya sa toyo or ano, mas magiging reddish pa siya. Pero, since salt and pepper lang yung nilagay ko, maganda pa rin naman yung color niya. Tikman natin. Tikman natin. Oh! Diba? Ang sarap niya. Okay. Malasa siya. Mas lalo na kung minarinate nyo siya ng at least half a day. Ito kasi a few hours lang. Siguro mga an hour and a half ko lang siya nababad. Tapos, itong juice niya. Ayan. Pwede nyo siyang gawing gravy. So, butter lang. Ako, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung mga mantika sa ibabaw. Ayan, separate it from the chicken juice. Sayang kasi, masarap tong juice na to. Pero yung mantika lang talaga yung tatanggalin natin. Pwede namang hindi lahat. Actually guys, masarap din to. Diba? Yung kung kumakain kayo sa inasal, may chicken oil. So, ito yung chicken oil na to. With a little bit of the olive oil kasi naglagay ako ng olive oil. Pero yung juice na to, siya yung ilalagay ko dito. Yan. Para siya yung maging pampalasa niya. Pwede naman na maggawa kayo ng roux, so butter and flour, then ilagay nyo to para siya maging gravy. Pero ako, since we started using air fryer, mas healthier, walang oil, eh di, huwag na rin gumamit ng flour. Ito na lang din. Yan, pwede naman yun. This is our roast chicken using our brand new air fryer. Ayan. Ginayat ko kasi, kaya medyo ganyan na. Ayan, yummy. Okay, let's have dinner. Ngayon naman, itry nating magluto ng french fries using our new air fryer. Based on their reference, sabi dito, 200 degrees Celsius, 15 to 22 minutes. So, lagay natin siya sa 200. Lagay natin sa 25 para saktong 20 pag na-preheat na. Gagamit tayo ng ito. Ito yung french fries na gagamitin natin. Medyo malalaki siya. Medyo makakapal. Gagamitin natin. Ayan. So, preheated na itong ating air fryer. Ngayon, ilalagay natin itong ating 350 grams na french fries. Frozen yan. Galing lang sa freezer. No oil po. Okay, let's go. Ayan. Ganito siya karami. Mabilis ko lang na ipapakita. Ayan. So, kasha ang at least 500 to 600 grams dito. Or more. Ayan. So, naka-timer siya 20 minutes on 200 degrees Celsius. Pero halfway, around 10 minutes, itotoss ko siya para maging even yung cooking niya. Many months later. Ayan. So, after 10 minutes, atin na siyang iche-check. Ayan na siya. Toss natin siya. Para mag-even yung cooking. Balik natin siya. I think mga 5 to 10 minutes, okay na siya. Yun guys, after around 15-18 minutes, ready na ang ating fries. Yan. Kaya, lagyan lang natin siya dito. Ayan. Careful lang tayo kasi ito, natatanggal siya. Kaya pag hinuhuhu nyo siya, ayan o. Yan. Pwede siyang malaglag at pwede kayong mapasok. Careful. Tapos, guys, wala siyang oil. So, medyo dry siya. Pero healthier. Tapos, lagyan lang natin siya ng konting salt. Ayan. To taste.
and kung ano mga flavorings ang gusto nyo. And it's ready to eat. Ayan yung outcome nung air fried na french fries. Try natin. Ang crunchy niya, parang siyang niluto sa oil, sorry. Nakalusa ako. For me, yung verdict ko dito sa bago nating air fryer is 9 out of 10. Kasi sobrang natutuwa ako sa outcome. Dun kasi sa, yung pinakita ko nga earlier, yung pinalitan nito, yung luma naming air fryer, hindi kasha sa kanya yung isang buong manok. Kahit na yung bonus na manok, masusunog, nasusunog yung ibabaw. Ayun, dito, kasha yung bonus. Hindi naman ganun kalakihan yung manok na kasha sa kanya, pero at least yung bonus na manok, kasha sa kanya. And, nakakatipid tayo sa mantika. Hindi na natin kailangan gumamit ng mantika. Plus, mas healthier version yung cooking. Di ba? Less cholesterol. Yan. Mm. Okay din naman yung outcome niya. Kaya, 9 out of 10. Okay guys, start saving. Kasi sobrang sulit talaga nito. Lalo na kung health conscious ka. So, ayan guys. Dito na natin tatapusin ang ating unboxing and first test dito sa ating Kaisa Villa Air Fryer. Ayan. So, if you like this video, don't forget to like and subscribe and click the bell button to keep you updated.